hello everyone. For this interview, I am going to interview my assistant. Actually, he's a choreographer, and he has done a lot of choreographies already. May introduce to you Melchor Kilin. Hi, Melchor. Hello, good afternoon. Kumusta? Kumusta ang buhay-buhay mo na? Okay naman po. Simula po yung napasok ko sa industry. Medyo meron na po yung kumukuha po sa akin for choreographer. Pero di ba, bukod sa tayong choreographer, di ba, ano ka muna, dancer? Dancer po. Ako nang anong grupo yun? Sa ano po namin, sa may barangayan na po. Pero nakasali ka na sa competition, di ba? Opo, sa ano po, sa may pwede po bang ganyan? Oo naman. Sa Showtime po, bilang isang bida kapamilya po na kami. Hindi naman sa Miss Q&A. Hindi naman po. So, dun sa dancing yun? Dancing. Kung sa experience mo doon, nanalo ba? Nanalo naman po. Hindi nang po pinalit sa Grand Finals. Pero, ano, di ba, nagtuturo ka rin sa mga bata, di ba? Opo, sa mga school po, ng elementary, high school hanggang college. Okay. So, okay naman ang compensation? Okay naman. Yung kinikita naman po is nakakaano naman po sa mga kapatid ko sa pamilya. At saka nakapag-negosyo pa. Yes. Tapos ano rin po, recently ginagamit ko na po siya bilang choreographer sa mga pageants na ginagawa ko. Nung in-offer ka namin doon sa pageant na, unang pageant na ginawa mo sa akin, ano yung, paano mo siya tinanggap nung in-offer ka namin mag-choreographer? Malaking ano po sa akin yun na kinuha niyo po ako bilang isang choreographer po na isang pageant. Tanggap na tanggap ko po yun dahil pangarap ko rin po talaga maging choreographer ng mga ganun pong pageant. Paano mo sila hina-handle? Lalo na yung, syempre may mga candidates na matitigas sa mundo na may dalawang kaliwang paa. So paano mo hina-handle yung mga ganun? Sa umpisa po, mag-uusap po sa pamuna kami ng candidates. Maging ano lang po kami, maging ano pong tawag dito, direct yung disiplina po sa amin na hindi po ganun kadaling magturo po kasi ng mga ganun may klaseng ano, na kaliwa po yung paa, kanyang kaliwa yung paa. Ano yung bukod dun yung, okay, may kaliwang paa, pwede mo itago yan. Hindi matitigas sa ulo. Maging stricto lang po doon po sa mga candidates na matitigas ang ulo. Stricto lang po ako. Opo, meron po talaga. Hindi po mawawala po sa isang ano. Hindi may iwasan, may matitigas talaga yung ulo. Opo. Di ba? At ako pa naman, medyo mahina pa sa ulo. Dapat talaga po talaga mahalo. Buti nga ikaw na, ano mo na, nakasikaso mo yun. Kaya naman. Hindi yung mga na-handle na. Dumadami. Opo. Mas marami po talaga lalo na po sa mga sa candidates po. Di ba remember, nagsimula, ilan ba yung candidates natin sa Miss Local? 29 po, 29 candidates. Tapos nung ating Puerto Princesa, Sumaraw, 30, di ba? Ang hirap din mag-handle mo. Opo. Di ba? Although, mas manageable yung sa ruta ni dahil maliit yung venue. Opo. Di ba yung sa Sumaraw kasi ang laki-laki ng stage. Pero maganda. Di ba? Ano yung naramdaman mo na maganda yung ating tablado sa Miss Sumaraw? Sumaraw Festival. Sobra po talaga para na ako. Para wala po ako sa ano, sa Philippines. Parang yung stage na po yung ngayon ko lang po natapakan po yung gano'n sa sobrang laki. Plus pa rin maliliit lang po talaga yung stage na natatapakan ko. Pero lumalaki. Yung po, malaki na po. Tapos, ano pa? Yung ano, yung napansin ko, tumulong ka sa backstage without me telling you or forcing you to do it. Marunong ka na sa production. Ikaw ba talaga meron ka na dati pang pasukin ng production? Opo. Gusto ko na po yun. Simula ko na nakita ko po kila ano po, kila Miss Kim po, tsaka po kay Kuya Chiron po. Gusto ko po talagang pumasok po sa production. Kaya po, yung may time po talaga na minsan kasama lang po nila ako. Isa po, ano lang po,
food prod, tawag po dami. Ah, sa food lang. Opo. Tapos, yun po, nanonood po ako sa backstage. Na bilang balang araw gusto ko maging galing. So, naaliw ka na? Opo. Ah, okay. Kaya, hindi na rin kami nahirapang turuan ka dahil alam mo na yung gagawin sa production. Opo. Diba? So, ano pa yung nakikita mo sa sarili mo? Sabihin natin 5 to 10 years from now. Gusto ko po na paano yung maging ano pa rin po ako sa production. Sa production. Tapos hindi negosyo ka eh, di ba? Anong mga negosyo mo? Kwento mo naman. Ay, yung ano po yung mga naman loob po ng discotheque. Yung mga chicha-chicharon po. Oo, baitaman nyo. Tsaka po yung mga barbecue. Barbecue, yun, pwede pa yung sakit. Anyway, kung meron lumapit sa isang, wala, isang kabataan, no? Malay mo, doon sa mga tinuturoan mo sa mga estudyante, sabihin, Sir Melchor, paano po maging katulad ninyo? Paano po yung pasukin yung pagiging choreographer, pagiging production person? Paano po, ano po yung dapat mong isa isip? Yung isa isip ng sa mga kabataan po na huwag silang susunod po. Kung ano po yung gusto nilang gawin sa sarili nila, hindi lang po yung pagiging choreographer, pagiging dancer. Sana po, meron din po silang choice na hindi lang po yung isang pagiging dancer. Na, may fallback. Opo. Na kasi mahilap po na, di ba? Sa panahon niya yon, di ba? Pagsusuko. Tsaka yung gusto mong pangarap. Ano mo sasabi mo sa mga estudyante mo? Baka may manonood mo. Sa mga estudyante ko, hindi naman sa pag-aaral mo. Ay, hindi niya. Bakit? Sabihin mo. Dati, nasa eskwelahan lang ako. Nasa inyo lang ako. Ngayon, medyo level up na. Nasa ano na tayo? Nasa pageantry na tayo. Sa fashion. Yan. Sa ano po ni Direk Kata, sa mga manika po niya, na nila po ni Chero, nila Marcia, nila Hany, sa tulong po nila. Ay, marami pa tayong pagsasamahan. Opo. Basta tuloy-tuloy lang tayo. Maging tama lang, maging mabuti lang. Alam niyo naman ang ayoko lang sa production. Gusto ko maging okay tayo sa mga katrabaho na. Okay? So, Chor, maraming salamat. Ay, thank you rin po. Matagal ko na pong hinihintay na ma-interview to, kaya lang hindi kayo magtugma-tugma. Dahil nga mahina din ang internet niya sa kanila. Kaya ngayon, nagkaroon kami ng Christmas lunch. Sinamantala ko na itong kasama namin siya ng interview ko na rin. So everyone, this is Melchor Kilit, choreographer. Maraming salamat sa panonood. Thank you po. Thank you rin po, Derek.